unang series ng Animajor, Team Spirit versus Bitchy Gaming. So, yun, no? Kami ang mga casters nyo. Ngayong gabi, my name is Joby. And I am Shola. At ito na po ang ating second day ng group... ano na pala stage. Kayo? Group stage. Second day ng group stage natin. Guys, Animajor kasabay neto is EG versus Beast Coast. So, meron po tayong dalawang live stream sa mga naghahanap din po niyan. Punta lang kayo sa Kuya Nick na page. At kung hindi pa kayo nag-bet, please do bet sa PNX Bet. At huwag niyong kalimutan gamitin ang aming code, guys, DuponWX. At kung may mga tanungan kayo, siyempre, pwede kayong pumunta sa Kuya Nick na Facebook page. At kung gusto niyo naman po bumili ng voucher, available yan sa Lupon WXC Voucher Seller. Aga na, tingnan natin ang bakbakan dito sa Team Spirit and Beachy Gaming, guys. Best of 2 pa rin po ang ating series for today. At abangan nyo dahil tuloy-tuloy tayo. Meron tayong 8 teams dito at single round robin po. Top 2 teams is mag-a-advance sa upper bracket playoffs. At 3rd to 6th naman is sa lower bracket playoffs. Yung mga remaining teams is may eliminate na at magkikita-kita tayo sa playoffs na gaganapin sa June 9 hanggang 13. At may total prize pool din to na $500,000. Yes! Iba rin! Meron PC Gaming, ha? Napanood ko yung laro nila kagabi. 2-0 nila yung Team Beast Coast. Oo, pero sa ano ha, sa TNC, mga alas 5 na yata yun, 1-1 ang standing nila. So, napakainit ng bakbaka nun. At tingnan natin dito dahil mayroon din silang DPC na makukuha. Siyempre, pag nag-champion dito is 500, pero yung pinaka-total DPC points natin is 2,700 DPC. Mm-hmm. Pero sino kaya ang anim na aakyat dito ng playoffs? At magandang gabi po sa inyong lahat. At pumusta na kayo, guys. Ito na, Team Spirit. Ang kanilang picks dito is the classic Mars and Phoenix. May kasama na rin silang Lion na pang burst and pang huli para sa pack, kasi pinick yun ng Beachy Gaming. And may Doom Snapfire. At meron din sila ditong Dark Willow. Pansin natin, very aggressive yung hero dito ng Beachy Gaming. And a laning pace, sobrang sakit. Meron silang pang-combo pag dating ng up na yung kanilang mga ultimate Dream Call, Mortimer Kisses, or possible pwede rin silang mag-terrorize. May Doom din na pang-hold. So far, binan naman dito ng Beachy Gaming itong Ancient Apparition, Nyx Assassin, Templar, Wraith King, at Dragonite. Oh, Dragonite kasi once na magkaroon ng Aghanims, medyo annoying, you know? May magic resistance and may three patting. Sobrang annoying talaga. Nakakalagandaan kung saan-saan. Parang ano eh, kung Dragonite, maganda yung vanilang Dragonite kasi makunat yan. And kahit i-doom mo yan, hindi siya basta-basta mapapatay. And sobrang stable ni Dragonite, nakatapat ni Pac sa middle lane. Kaya din na magandang ban sa Beachy Gaming yon. And kasi kung Dragonite pa, makuha ng Team Spirit, diba, sobrang kunat ng hero nila. Eh, ang lalambot ng hero dito ng Beachy Gaming. Pero Team Spirit, nagpakita na ng core. Which is Terrorblade. So, tingin ko naman, possible, pwede mga pang-counter dyan. Kailangan may mga pang-ubos ng ilo dito sa Beachy Gaming. May kompleto sila sa burst. Core na pang-sabay sa Terrorblade. Pwede silang mag-anti-mage o Phantom Lancer. Oh, yun. So, bagay. Kasi binan na yung PL ngayon. Kasi, yun yung kaya na makapagsabayan sa kanya sa late game. Ubus mana, hindi makakapag-sunder. Diba? Salaman totoo, no? Pero Mars, pwede pa nilang adjust dito. And knowing Team Spirit, si Toronto Toko dito, madalas din gumamit ng Mars mid. And yun, lagi sila. Tsaka si Collapse, yun yung madalas din. Mars hero din yung Collapse eh. Mm. And, last ba ng Team Spirit dito is Morphling. Maganda kasi yung Morphling. Ang gandang synergy niya pagkasama niya yung Dark Willow. Sobrang daya nilang dalawa, lalo na kapag nakapag-agan yung Scepter dito, etong si Morphling. Di ba? Ang hirap na niya, yung damage ng Dark Realm ba yun? Shadow Realm. Shadow Realm, di ba? Sobrang sakit. And ang hirap pigilan yung, plus may damage pa, sobrang lambot dito, and may pangbasag sila sa Phoenix Egg.
Well, Void Spirit, tingin ko tinatanggal dito ng Bitchy Gaming yung mga possible na pwede talaga na pumalag sa pack pagdating ng late game and kayang bumoset sa Snapfire kapag nag-pop siya ng ultimate kasi dalawa yung support ng Bitchy Gaming, malambot eh. Yung mga kaya na makapatay. Tingin ko pwede sila dito mag-Tiny. Yes, Tiny. Good Tiny game. Mid, di ba? Ang, ang daling combohin ng dalawang support nila eh. So, tingin ko, pwede din may pamburst sila, may rotation na gawin ng Team Spirit, and dapat may tempo yung hero na pipick ng Team Spirit sa middle lane kasi kailangan nila na mabigyan ng space itong si Terrorblade na makapag-farm. Pero kung titignan mo, no, sa Iron Beach Gaming, parang maganda rin dito yung isang Omni Knight, no? Kasi once na madum nga, meron namang repel and coil, break yung coil, pero yun na nga, Axe yung pinick nila dito, so possible nga, na mag-Mars mid sila. So, probably parang binan nga dito talaga nila. Good ban talaga dito yung ano, Morphling kasi up against Axe, kaya rin nito ma-sustain yung lane. Oo. So, Axe mo naman mas malakas kapag melee yung katapat na heroes dito. So, tingin ko mid lane Pac and Mars dito sobrang stable lang kasi mahirap din patayin dito itong si Mars, magkaka-farman lang talaga. Pero, mas lalamang si Pac dyan kasi mobile hero siya, so pwede siyang anytime gumank sa may bottom lane, lalo na kapag may doom available yung Vichy Gaming, then kaya nila na patayin na isang mabilisan dito itong Terrorblade. Iniisip natin kung ano yung last pick dito na pwedeng pantapat sa isang... Ano, pwede silang mag-Monkey King, I think. Oo, hindi kaso may ano eh. May Phoenix kasi once na ano, malagyan ka ng Fire Spirit, hindi mo rin maipapalo yung ano mo, Jingo Jingo. Medusa. Medusa pwede rin naman. Medusa, di ba? Sobrang stable na Medusa dito. And, Gyro. Pwede Gyro. Gyro Captor. And yun yung mga kaya na sumabay or may mga pan-turn around naman kasi yung Vichy Gaming pagdating sa teamfight eh. Yes, Team Spirit, may combo sila. Arena and Phoenix Egg, may kasama pa silang Finger dito na pang-burst. Ito na nga sinasabi natin, Medusa pick as... parang ano na, expected na natin na yun yung talagang kukunin dito ng Vichy Gaming eh. Diba? Kasi ang ganda ng Medusa pick sa kanila. Lalo na late game, Terrorblade versus Medusa. Alagan lang siya. Naman. Mm-hmm. And meron naman kasing Doom dito, no? So, alam naman natin na once na ma-Doom na itong isang Terrorblade, parang wala na siyang gagawin, no? Wala rin silang enough. Piling ko hindi magiging enough yung sustain na bibigay dito ni Phoenix. Yung Sunray lang. Diba? At least sana kung merong Abaddon or... Omni Knight, ganun. Kahit pa paano, mali-less din dito yung damage na mabibigay ng isang Doom. Pero yun na nga guys, pa-start na tayo sa ating game number 1. Quick shoutout muna sa lahat ng mga nanonood dyan. And share nyo na po ang ating stream. Yan. Yes, game number 1 between Team Spirit at Bitchy Gaming. So tingnan natin guys, meron din tayong isang live stream. EG versus Biscos. Sa kabilang live stream natin, so make sure na manood na kayo at mag-bet na kayo sa PNXBet. Y'all know. Ayan, good evening sa inyong lahat guys. Umpisa pa lang to ng ating bakbakan. Unang game at unang series ngayong araw. Yun. Iba rin. Tingnan natin. Mm-hmm. So, here we go. Mabagal lang kumuha ng tower etong Bitchy ano? Ang tawag dito? Bitchy Gaming. Oo. Ne. Kasi meron etong etong Biscos kasi hindi kailangan talaga makapag-dominate muna ng Axe. And pwede sila makabasag ng tower kapag merong meta available, di ba? Pero etong Doom and Dark Widow sa may bottom lane, sobrang sakit nito na ano eh. Sobrang sakit nila katapat. And mahihirapan si Lion dito na maging aggressive kasi Terrorblade makakalaban lamang lamang 'yan kapag meron siyang Peta, 'di ba? Teres kailangan lang mag-pull and stocks dito ni Lion. Mm-mm, pero pakilala muna natin nang mabilisan lang para sa Team Spirit, may push ka para sa kanyang Lion, Yatoro para sa kanyang Terrorblade, Toronto, Tokyo para sa Mars, Mira para sa Phoenix and Collapse on his Axe. Ayun na nga, pero sa side dito ng Vichy Gaming, Medusa ni Poyoyo, Doom naman ni Old Eleven,
Snapfire ni DY, Pock ni Ori, at Dark Willow ni PYW. Hindi na nga. Medyo ano no, lagi. Amoy. Oo. Medyo lagi no, pero ito. Mukhang sweet-sweetan lang naman. Yun naman din eh. So far, so good naman dyan. Kung mid lane kasi, mahirap na ibigay nila yung pack dito eh. Isa sa favorite ni Ori yan eh. Although meron silang panghuli, which is Lion. Pero, ano siya, position 5 na Lion. So mahirap siya makapag-item. Diba? Kailangan niya mag-ward, mag-vision gaming, and mababa yung level niya, I think, mamaya. So, hindi siya magiging sagabal para kay Pak. Kasi, kung position 4, pwede pa eh. Tataas level niya and makakapag-item siya na mabilis. Yeah, pero kung titignan mo naman, Lion, good din siya up against ito sa Medusa. So, oo. Yung mana naman drain niya dito. And once magkaroon siya ng shard, may libreng BKB. Once na sinusup-sup niya yung Medusa. Hinamana train niya. Bakit? Ayun, pero sa mid natin. Ori dito. So, yun naman. Classic bottle lang sa middle lane. Pero later, mamaya sa team fight dito, pwedeng Dream Coil, then Terrorize, break agad ng Dream Coil. Wala. And Yatoro dito. Parang mahihirapan yata dito yung isang Terror Blade. Go lang na. Pero yun nga, like I said, na ang ano dito, sa side ng Vici Gaming, yung ano talaga, magbibigay ng tempo dito. Itong pack. Tsaka isipin mo ha, Vici Gaming ay galing pa sila sa Wild Card. Yes. So, parang nakapag-practice na sila ng madiinan. On fire, no? On fire na sila. Nasa momentum na sila. Lang. Sa bottom lane dito, tamang right lang. And knockers lang dito. Si Atoro mapipigilan pero Earthstrike. Makukuha ba dito si Old Eleven? Hindi yata. Medyo mabilis sa tumakbo. Pero one more right click. And yun na nga, makukuha dito ni may post kayo yung first blood. Pero first blood is brought to you by PhoenixBet. Don't forget to use our promo code Lupon WXC. And kung may katanungan, message us sa Phoenix na page. Pero wait lang, si Mira, delikado kanyang buhay dito. Ay, middle shredder lang yung ano, Nakshi. Pero oops, umulit tayo. Parang nangyari na to. Wala pa rin sound sa amin. Ganun. Isi. Pero tingnan natin, DY naman. Ay, ito namang si... Ayan, meron na konti. Yan. Kala ko, nasa na ba yun? Pero naririnig naman na natin, guys. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin. G-evening. Pero DY, grabe yung binibigay dito na harassment. Wala siyang paki kahit na pa-fire spirit siya kasi mabilisan naman dito yung trade skill niya eh. Wala. And kasi ngayon yung meta ngayon talaga, no? Sa mga hero na binabanggard, pinapresbuild talaga nila banggard. Ang maganda pa dito kasi, yung ginagawa ng Medusa, sinashove niya agad yung lane para hindi siya maangatan agad ng axe. Kasi once yung axe na makalapit doon, pwedeng mag-cut ng trip way, pero itong push ka, mukhang mamamatay. Buti na lang, napakagandang, hindi tinumaan siya ng... Bramble Mace. Samantalang sa mid lane, matchy-matchy lang. And eto. Tamang blockan lang kasi talaga. And importante kasi talagang ma-block dito yung camp. Once na ikaw ay dire dito. Kaya mauubusan ng creeps yung carry mo eh. Pero DY, binabatuhan lang dito. Pero wait lang, sa bot lane PYW, hindi natin nakita. And may patip pa dito si Yatoro. Grabe naman yun, tumitip pa at hindi niya rin talaga inaasahan. Pero Old Eleven dito, medyo mataas rin yung kanyang level at I think going for face boots para hindi rin siya mahuli dito ni yes Terrorblade mamaya. Mabilis na
ka merong armor, no? Kasi mararamdaman mo talaga yung right ng isang terror pig na pag naka-metamorph. Ayun, nahampas lang ng planggana si Pac. Oo, yun naman. So far, one more. Oh, sino natin? Ito na, nakakaangat-angat na. Itong si Axe. At wala, ginagawa ni Poyo yung Mrs. Snake and para mawala din yung hunger strike dito na binibigay ni Axe. Pero mukhang papasok yata sa may tower. Itong Team Spirit. Mira. May sumatapang maglaro si Mira. Ang asawa ni Kuya D, si Ate Mira. Si Ate Mira yun. Jowa niya talaga yun. Jowa niya talaga yun. Oh, nakikialam ko silang story ng ano ah. Hindi. Sila Ate Mira. Magkakilala kami. Ni Ate Mira. Yes. Pero wait lang, sa top lane, andito na yung pack. Kinurl na yung axe. Sigati ko hanggang saan ang unat mo. Call. Para lang mag-buy time. Pero collapse. Medyo tanky pa rin siya dito ha. Tignan natin kung maboboset ba yung rotation dito ni Ori. At mukhang wai. Delikading pating. Walang nangyari. Mm-hmm. Ang Jonathan. ni Axe. Si Jonathan. Diba? Ang Jonathan kasi ni Axe. Ang Jonathan. Pero malapit naman na siya sa kanyang vanguard para mas ma-Jonathan na siya dyan sa may top lane. Pero ito nga sinasabi natin, yung tempo nasa pack talaga pero napagad ng dodge by Ori at naboset na naman yung galaw dito ng Lion. Pero at least diba na-secure naman. Secure yung rune. I'm always three steps ahead. Pero eh, Yatoro dito medyo hindi ganong nakakapahirapan pero ayan, dalawang pera. Hey, ganyan talaga. Kailangan, bawal na isa-isa. Dapat dalawa-dalawa agad. Ganyan lang. Ganun dapat ang mentality. Magpatuloy nyo lang. Pero ito, top lane naman. Mukhang dead lane na to ah. Wala pang level 6 yung Medusa. Kabote dito, nira-right click dito. All 11. Medyo masakas ng right click. Nakameta yan. And may patip patuloy dito. Patip? Nang quick tilt si Yatoro? Maldita. Attitude kaga. Pero mukhang magiging mabagal talaga yung pace ng laban natin. For the farm lang. For the love and passion. Ayan. Siyempre, napakaganda rin ang ginagawa dito ni ano? Ni Mira. Sinusugod niya para hindi ganun maganda yung last na pero wait lang PYW. Nakikita na anchors ka ang DJ Pitao. Yup. Pwede na patayin ito. Pero cookie. Tignan natin. Dita, naka-bantered na eh. Ma-Jonathan na pero may coin. Gagamitin niya dito. Nainis na sila. Nainis na nga pero grabe pa rin. Sobrang Jonathan pa rin, no? Kailangan pa talagang makakomit dito. Lahat ng skill. And tingnan natin dito dahil going forth. Basag naman na agad dito itong mid lane kasi sulit yung double damage and kita mo yung position dito ni Lion. Talagang nagtatago siya kung sino yung mag-TP and then again wala silang Dream Coil available pero napiping dito itong si Lion. Oh, pero hindi nakita. Arena gagamitin na at nasibat dito si Pac, mamamatay si Pac pero first na mapuputok dito mapapasok na rin yung first tower and PYW. Tignan natin kung hanggang saan ang lipad mo, maganda yung pakpak ko. Sabi dito ni Mira, NTYW na ano, nakatulog, hinampas ng planggana. Oo, ano din kasi yan eh, parang wala na silang skill. Nag-all-in sila dun sa may top lane, kaya hindi din talaga sila agad na makakapalag. Hindi din in-expect di Pac na nandun yung Lion, kaya din na-force siya na lumaban kahit wala siyang mana. And easy tower para sa Disco, sa Ori. Mukhang hindi maganda yung umpisa ng pack dito while Poyo yun naman pina-farm niya yung mga nai-stock. Farm lang, pero mukhang guguluhin ni Mira. Ang asawa ni Kuya D. Si Mira. Yes, pero may push cow, earthspike. Ang mukhang makakaling lamig yata dito kung kinisola. Kaso kaling lamig ang tatapos sa buhay niya. Kaling lamig? Binigyan ng cookie. Pero ito at least yung
isang Terror Blade, nakakapag-pre-farm talaga siya at hindi nila nabibigyan ng pressure, hindi pa sila nakakagang, kaya kita mo may second tower pa kahit na may Doom dito. Etong Vici Gaming. Oh, pero wait lang, sabot na dito. Arena magagamit na. At may kasama pa si Bang, yung pack dito, aatras na lang. Kesa madamay pa ako sa... Oo. Naunahan sila nung pack doon na. So, ay, ng Mars. Imagine mo yung Mars pa yung maagang nakakakuha. Every gank niya is, alam niya, may sure na may mamatay. Nagamit naman yung meta, sulit lang kasi ma-farm niya yung Ancient and napatay niya dito yung pack. Din yung pagkabitaw ng meta dito, ha. Ancient plus yung stock, pwede niya i-clear. At may dalawang bounty na naman, Shrula. Dalawa-dalawa, sabi ko siya. May hilig sa mga dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa talaga. Dalawa-dalawa talaga. May ganaan? Hindi, bibigyan niya siguro yan kara ano, kay Mark. Ayan. Pero sa bot lane, balak mo nang mag-push dito, Pak. Hindi gano'ng kaganda yung kanyang network. Nabibigyan siya. And old 11, nagtatabas dito ng puno. Naghahanap kung sino ang mga nagtatago. Pero ito, Yatro. Kanyang TV. Chill na chill lang siya sa pag-perform. And mukhang hindi niya rin maaabutan dito ni Ori, yung Phoenix. And top lane, tamang flow lang yung Viscous and... middle lane. Liyaw. Ah, Phoenix. Tranquil lang pala yung item niya, no? Eh, mas mayaman pa si Layo. Le, mahirap din kasi. Kumbaga, eto. It's time para kumuha sila ng kill. Meron silang pang burst, meron pa silang pang disable. At, pak, gumagawa din ng team play dito sa may bottom lane para mag-secure ng creep. Ay, may pasmok si Mayor. Sino kaya madadali dito? Pero may dalawang hero sila makakasalubong. Kaso... ah, umatras sila. Sakit ang ulo ko? At bakit naman masakit ang ulo, Inday? Sakit sa ulo? Oh my God. Ay, makaka-out lang dito. Pero Earthspike, tatamaan dito yung Snapfire. May kasal babahet. Arena, gagamitin na rin. And mababrace dito. Sa mabilisan. Isang matamis na finger lang ang binigay dito ni Mikosta. Pero pwede pa sila mag-a-ball, ha? May Dream Coil available dito. At siguro kung nag-jump in doon yung Pax, parang ang out na rin layo din dito ni Axe. Eh. Yep. Pero ano, ha? Axe dito, dagger completed na rin. Axe, so may dagger, blink dagger na si Axe. So pwede silang mag-commit ng teamfight dito sa may gitna. Pero mauunahan sila ng Vici Gaming. Nakita ko nag-smoke. Kita sila sa sod. Kitang-kita sa isang magazine. Ang ganda ng Vision. Ganda ng Vision Gaming doon ng ano, ng Viscous. At ngayon, magbaback lang muna itong Viscous. Pachill lang muna, nasayang dito itong sod ng Vici Gaming. I-waste lang nila dito. Pero Poyoyo continues sa kanyang farming dito sa bot lane. Amanta. Okay. Tingnan natin. Nahinto rin yung farm niya. Oo, maingat. Kasi kailangan niya kasi na mag-ingat din kasi ito na yung time na pwede mag-sod and may Doom na rin dito. Ito nga si Doom. So kapag napatay siya, mabilis mag-fall off yung kanyang finarm. So kailangan na talaga dito ng SY kasi para ma-lessen dito yung duration. Ating spirit pala, sorry. Viscous sinabi ko kanina. Yan, salamat. Inisip ko yung laban sa kabila ay EG plus Viscous. And may TNC game din guys kung hinahanap nyo yung isa pang broadcast natin. Oo, pero magro-roshan ba sila? Kaya ba? Di yata. Pick up lang yata sila dito. Oh, pero dagger call para dito sa Doom. Gamitin na rin yung arena. Flash is fear of mass. Mapapabalik dito. Flash coil, mapuputol lang yung coil. At ang mainit na likido. Na turn around pa sila dito. Mababastag ang itlog.
Okay, tama yan. Ah. Ang ganda ng team fight nila doon. Talagang on point in Mortimer Gizes. Wala pa silang fight para medyo talagang or pipe or sustain na item like ribs para mas tumagal sila sa may team fight. Kahit hood lang tingin ko pwede na. And team spirit dito. Beachy Gaming, kailangan nila mag-push ng towers. Kasi para mabigyan nila ng pressure yung Terror Blade, bottom pa lang naaalisan nila ng objective yun. Pero ano, Doom, mayaman din dito. Kanina naaangunsa niya sa farm yung Terror Blade eh. Ayan yung ating instant triple A. Walang follow-up. Ayun, ang pakatatenga din. Ayun. At mamamatay yung Mortimer. Static tayo, Derek ha. Yan. Nagkaka problema lang pero Mantis Tide completed para kay Poyoyoyoyo. Poyoyoyoyo, mapapabilis na yung kanyang farm dyan, no? Kasi pwede na gamitin. Sa ulo ko? Static kanina. Oo. Mapapabilis na yung kanyang farm kasi pwede na gamitin yung kanyang Mantis Tide pang clear ng wave or this jungle. Yan. So, ito may use after na. Ito si PYW, may pang setup na sila. Farming game talaga yung nangyayari sa atin. Although kahit mayroon sila mga ultimate na available, hindi pa rin nagko-commit ng team fight or hindi sila nagbibigay ng pressure eh. Nag-flow lang sila halos lahat ng lane bugbog creeps lang muna. Pero ano kailangan gawin dito ng team spirit para at least makakuha sila ng Roshan. Pili ko sila yung mabilis na mag-rush dito eh. Oo. Terror Blade damage. Okay, may S and Y na available si Terror Blade. Tama ba? S and Y ba yan? S and Y yan, Maring. Yan talagang pinakakailangan niya. Oo, status resistance. Yeah. At talagang... Importante yan sa Coil, importante sa Doom, and sa Terrorize, diba? Sa kahit mga... paano. Oo, totoo. At top lane dito, tingnan natin. Uy, mukhang magkakasalisi sila ng ano? Kalisigang. Kalisigang ah. Pero old 11 nagpop na ng kanyang Scorch Earth. At sino kaya ang matatagpuan ng putong ligaw? Old 11 magdadagger. Pero eto na, si Colab na dagger in and Sunray. Maluluto ba, Finger? Mamamatay dito, pero merong Mortimer's Kisses. Walang mamamatay. Poyo yun, nagsisi na rin. Doon din kasi nag-DP dito, ito si Poyoyo eh, no? So wala siyang pang-cancel ng pang-hold dito ng Team Spirit at hindi siya nakapag-terrorize. And then again, tinan natin itong si Mira and ni Toro, magbabasag na sa may top lane. Walang easy tower dapat to. Ano? Mahirap din, malakas din sa high ground itong ano, BG Gaming. Medusa eh, tsaka pak, may pang-clear ng wave, may hero na pwedeng tumayo magtank ng damage, di ba? Yun naman din. At so far, wala no, ganyan lang ang pwedeng gawin dito ng BG Gaming is mag-sod sila at hanapin nila yung Terror Blade na laging solo nagpa-farm eh. Di ba? Pwede nilang gamitin yun para hindi mabigyan nila ng pressure yung team spirit na ay ano lang, chill lang yung team spirit dito, yes, mapatay kami pero hindi kayo nakakuha ng objective. Well, paulit-ulit lang yung nagiging routine lang dito ng isang beast, ng isang team spirit. Ano, alam mo yung logo nila, pag tinitingnan ko, parang alon lang, di ba? Parang same lang din kasi sila yun. Parang same na pag tinitingnan ko yung logo. Pero so, gamin from Beachy Gaming, tingnan natin. Tingnan natin kung makaka-pick up pa sila dito. And makakaramdam ba? Pero eto, may wild sila dito. And Yatoro may ispatan. Kaso parang ayaw yata nila dito. Meanwhile, sa bot lane, Mira, hinahabol ni Old 11, magdadive out lang. Pero nabigyan, semi-poshka. BKB finally, eto na ba? Magbibigay sa Beachy Gaming na tempo. At na... Si Collapse doon na, naka-invisibility, pwede nilang patayin yata si Poyoyo. Oo, pero wait na, ito na umaamba na. Sino ba talagang uunahin natin sa kanila? Naiilang siya nung una, baka si may sentry.
Kita naman na yan. Kumbaga, sa bottom lane, pwede mag-connect agad dito. Itong Bitchy Gaming at parang makuha na rin nila itong tower sa gitna. Kumbaga yung gitna, oh, tinan mo, still dinedepend pa rin na. Ay, may pa-smoke din. Ay, ano, naka-ready oh, lang. Wala lang dito. Oo, oh, pwede. Kahit walang vision, tingin ko, palag pa rin dito itong ano eh. Team Spirit eh. Aba ka lang, pestuhan lang, no? Kala mo. Mag-aaway lang sa labas eh. Pero Poyoyo, hindi niyo ako mapipigilan sa pagpa-farm. Oo. Farming all day lang yun eh si Poyoyo. Tapos kapag nakapag-manta na, manta na and meron siyang Scuddy, paano mo siya papatayin? Plus ang kunat na kulang din sila sa pang-burst dito. Mm-hmm. Kailangan ni Lion, priority niya na finger rin dito. Itong si Medusa. Pero Scuddy, yung kanya next item at hindi agan names. Well, okay lang din naman para at least pwede na siya sumama dito sa teamfight. Magkakaanuhan na talaga, no? Nagkakasalo nga tandang. Wala pa eh. Ang bagal na na-facing natin. Pero ang ganda na ang ginagawa dito ng rotation ng pack and ni Old 11. Kanina pa sila paikot-ikot pero wala silang matagpuan kalaban. Mm-hmm. Ayan na. Nag-smoke na yung apat dito and nag-drawing na kung saan tayo pupunta. Kahit late saan man completed. Tayo. Ayan na. Mukhang Toronto Tokyo yata mabibigyan dito. Wanna ah, watch you know? No, meron na yung top shot dude. Tingnan natin kung mapabest Bobby na ratrata dito ni TY and mamamatay si Lion sa backline at kasama pa dito si Mars Pautang. Isang mabilisan din talaga at laging ganun yung nangyayari. Para sa side ng Vici, maganda sila sa team fight at very ano sila eh, sama-sama technique lang, di ba? Uh-huh. Pag nandun na si Mitab, nandun, ay may ikutan? Kumbaga? Wala man, tas na ilang pala yung pinapadaan lang doon sa mitaas. Pero talagang pipilitin nila yung tower na makuha, pero doon yung coil. Pero coil, gagamitin na dito. Makakapag-yield dito. And hindi ko makakapag-itlog pa yata si Mira dito kaso na-hub-tump dito. And eto na, yung Bitchy Gaming. Dito sila magaling eh. Uh-huh. Malalamangan sila sa early. Uh-huh. And biglang magka-comeback sila. Tapos mabilis silang matatapos. Ganun yung lagi yung PC gaming. Tsaka ano, ang ano din kasi dito, bakit hindi sila mag-Roshan kung okay naman para sa kanila, kung kaya ba nila na ano, diba? Ito na, sinasabi natin speaking of Roshan. Uy, ang gandang oh, call! Pero napakagandang call. Walang follow up na, eh. Dalawa pa yung nakakamas na planggana dito. Pero and dalawa support. Namamatay. Kumbaga, ano lang no, arena spear plus yung ano lang. Planggana. Planggana lang. Maglaba ka! Pak! Abos agad yung buhay. Ah. Pero eto na. Matatapos na nila yung Roshan. Hindi na mako-contest ng Bitchy Gaming. Tingin mo ba Team Spirit to? Malaki. Ano ang nararamdaman mo sa Bitchy Gaming? Feeling ko pag nagkamali lang siguro ng Doom dito eh. 50-50 pa yung game. Doom lang talaga ang paghuhugutan natin kung sino man nanalo. Kasi once na ma-doom na nga yung Terrorblade dito. Ngayon, etong game na to ha, wala pa akong nakitang na-doom dito yung Terrorblade. Napakaingat niya. And ako mapapansin mo, puro farm lang siya. Pero once na ma-doom nga to ng isang beses. Katin ang ilong ko! Oh, pero may hex dito. Impale, gagamitin din. And Marie Major, ma'am, may call. Mababurst dito. So, pwede pang tumig ng tower sa top lane. Oo. Ano yan? Parang ang hirap ngayon yung pack na inasa nila mag-split push or mag uy, medusa. Samang sneaky lang bumasag ng tower. Kaya ba siya abulin? Alam niya na walang arena available. Pero wait lang, may mga kampiyan. Medusa, tamang right click lang. And Doom gagamitin sa Miles, pinagra-right kick lang ng Medusa, samantalang si DY, tatalon-talon, tatakbo, and Mira, maiiwan sa backline, kasi makapag-dive. Oh my god, one ano more yun? Right click, patay yung pini. May nalaglag.
Para sa akin dun, pabor pa rin para sa BT Gaming yun eh. Kasi kahit na ano, itong Team Spirit, parang ano, pabor yung team fight para sa BT Gaming kasi itong Team Spirit, di ba? Kung mag, hindi pa nila na-execute yung kanilang combo eh. Di ba? Laging may namamatay, hindi sila nakukumpleto while Beast Coast, sobrang professional player na talaga ng Beast Gaming. Ano ba naman yan? Bakit ba Beast Coast ng Beast Coast? Kasi nagtanong pa ako kung bakit EG ba or ano. Pero okay lang yan kasi kamukha naman talaga. Tinanong, pero itong BG Gaming, kung sakali na ano yan, pagdating ng late game, tingin ko papalag pa rin si Medusa. Kasi imagine mo, 2 melee yung katapat. 2 melee yung core dito ng Team Spirit, di ba? Meron silang Axe and etong Mars. Mamaya, kung mag-expire niyong meta ng Terror Blade, mahirapan sila lumapit sa isang Medusa. Especially kapag may Aghanim siya, no? Sobrang hirap lapitan and may kaya na makapang zone out eh. Pero AG's 2 minutes, makokontest ba dito ng Team Spirit? Magsusod ba sila? And babasag dito sa middle lane. Pero, oo, panalo talaga yung BG Gaming sa last clash na yun. Na-take nila yung tower plus nakakuha pa sila ng 2 kills dito. Oo. Eto na, mukhang uunahan yata dito ni Merch kasi nag-aabang, no? Oo. Season 10, ha? Maka-ready lang dito na yung Mars and the Axe going for BKB rin. Oo, inaano lang yan. Kumbaga yung pinapachepo lang gusto mo yun. Ay, yung sugar na pagkakas ng coil, mapupuno dito. Mamatay agad dito yung Lion, walang magagawa. Terror Blade, tumatakbo na. BKB tumitid para dito kay Toronto Tokyo. Pero mukhang mag-aatraso na sila. Wala na eh. Patay na rin dito yung Lion na pamburst and pwede silang ano mo, pwede silang mag-gumit pa rin ng team fight eh. May rush yan dito etong ano eh, Terror Blade. Diba? Yep. Para mukhang sila naman pupus dito knowing wala ng BKB si Toronto Tokyo. At the same time, meron pa silang Doom. MKB completed para kay Medusa na rin. Ay! Yaman ah. Yaman. 9K gold did para dito sa BG Gaming. Old 11 ito maipatamba pero dagger call. Blasted na yung Sunray. Masisibat dito. And mukhang mamamatay dito si Old 11. Pwede nang mag-take to ha. And Dark Realm plus three out lang. Uy! Ang nangyari kasi para sa akin na ano lang, give and take lang kahit na lamang dito pero madadamay pa. Pwede pa silang mag-push. Kasi meron silang meta plus wala yung 2 hero dito. Oo. Although may Doom yan, wala naman siyang buyback at pwede yata silang humay grounds. Pwede, pwede. Pwede siya humay grounds. Meron pang meta eh. Oo, pwede. May Aegis pa sila. 5 seconds na lang naman din. Mag-e-expel. Yeah. Ayun o, dahil ng range nyo. Ayun yes, na. Saka Dragon Lance and the Data Loss pag na sambahan ka talaga ng critical nito. Kahit inuto. Saka ito, hindi tama naman o. Wala sila magawa. Naku, pangit na pag kumumit pa ng buyback dito pero mga siya mag-pieces. Ibibitaw na para lang ma-hold nila itong middle lane. Yan, wala tayong taya guys sa Biscos. Wala tayong taya. YOLO lang, charot. Pero may double damage sa may bottom lane dito. Mukhang pwede nila tuloy yung bottom lane tower. Dalawa pa yung tower doon. And going for Desolator naman yung Mars. Desolator. Magda-damage din siya, no? Kailangan niya para pagdating ng late game, di lang si Medusa yung kaya po mag-protect sa ano, kumbaga hindi lang si Medusa pagdating ng late game, may kasama siya dito ng ano, ang tawag dito? Kapag nakapag-item din. May kasama siya magde-deal ng physical. Physical. Yes. Pero ito na. BKB yung Ox, bubuin niya. Oo, kailangan niya rin yata to. At least ano niya, maiwasan dito yung coil plus terrorites. Napakasakit nun once na ganun, diba? Sakit, yeah. Tsaka, oops.
Mukhang mayayari yata si Phoenix. Makikita siya. Pero TP out. Wala. Ginagawa niya. Nag-show lang siya ng lane eh. Para madelay lang dito itong Beachy Gaming na mag-push ng... Mag-push. Oh, pero Toronto Tokyo. Muntiga na rin siya. Layo na Toronto Tokyo! Hindi na pangalan niya. Ganda nga eh. Toronto Tokyo. Final. No? Ah. Pero yan guys, once again, magandang gabi po sa inyong lahat. At first 15 kills nakuha dito ng Team Spirit sa mga di pa nakapag-bet or gusto pang humabol, punta lang kayo sa PNX Bet. Mm-hmm. And use our promo code Lupon, WX. Pero wait. Ah, magkikiras na lang. So, tulong-tulong na lang din, no? And feeling ko pagkalaban na nagkikiras, tapos may kalaban Terror Blade, parang na, minsan napapasama pa yung build ng Kiras kasi once na mag-reflection, makukuha ng Terror Blade yung armor na binibigay ng Kiras ng kalaban. Pero ito, going for the pressure si Comparing Doom. Ayan na. TP out lang, isang mabilis. Pabuo na rin yung kanyang Refresier. Pero, yan na nga. Waiting na kay Rose Ann. Rose Ann, 30 seconds. Ang kindat ni Rose Ann dito, pero so far, so good, Toronto, Tokyo. At, uy, magkakaroon? Ah, hindi. Hindi. Ang ano nila, no, parang ang nangyayari ngayon sa teamfight natin, sobrang ingat and control ng both teams natin. Yeah. Sobrang ano eh, ang nangyayari walang teamfight na bakbakan talaga as in ubusan. Kasi kailangan makapag-farm Medusa and Terrorblade, alam naman natin talaga yon. And so far, yung mga Doom dito, kompleto naman na yung kanilang BKB, siguro Roshan ang magiging sagot sa kung sino magdidikta ng grupo eh. Di ba? Yeah. Mananalo eh. And napakayaman ng Terrorblade, siya lang yung mayaman sa kanila. So kailangan maging all-in talaga yung Team Spirit eh. Kasi kapag nag-fall, namatay dito to si Terrorblade, wala na, it's over. Walang damage yung Mars and also dito si Axe. Oo, pero wait lang, kailangan na nilang makapick up dito. Kung sino man ang unang makakapick up dito, siya yung makakakuha ng Roshan dito. Pero smoke coming from a Team Spirit. Tingnan natin, kaso may DD sa bottom. Sa bottom, ano, bottom rune. Kukunin ba nila? May, nakita sila, oh, vision eh. Pinahiram yata ng bote, kung di ako nagkakamali. Para may abutan yata na gaganap. Pwede, pwede. Nagkaabutan na para kasi wala. Ah, wala. Pero didikit-dikit kasi, pero satanic kompleto na. Para dito sa Terror Blade. Kasi alam nila na may Roshan na walang buyback yan. Ito si Terror Blade and Skadi na rin available. So, tingin ko kailangan ma-shutdown talaga ng VG Gaming dito. Ayan, isang Terrorblade kasi kapag hindi, mayayari sila kapag napag-prehit to eh. Wala naman kaya sumabay sa kanila. Yes, may mga panghuli. To Team Spirit and Pumburst. Maganda lang. Pwedeng mag-Eon Disc yung mga support ng VG Gaming dyan. Ayan, si Pac mag-Eon Disc. Kasi kapag na, no, kapag nahuli ka dito ay, ni Mars, di ba, or Axe, wala silang makalam-alam. Okay. Mababasag na! Oo, wala silang makalam-alam! Hindi nila alam. Mamamatay na dito. Takbo na yun. Takbuhan pa, terrorize. Inaamba, pero PYW. Mira, right? Isang dito. And Mike, tatama. Hooktump. Mabubilt ba nila dito? Mamamatay si Lion. Mamamatay din ba yung finish? Pero ultimate. Stone Gaze, siyagang itin na. At mababasag lang yata ang itlog dito. At aalis yata dito. Habol pa sila. Yung ating may refresher ba si Old Eleven? Pero mukhang lalaban na lang siya. PKV na. Pasakit yung damage. Huwag mo akong kinakante. Pero ito, terrorize. Nasimat dito. Si Medusa. Nalundagan pa lang kung kinisola. Pero inuunan na dito yung Axe. Hindi makakatalon. And mamamatay. Phoenix nagbabak. Pero na Thunderport pa. Poyoyo nakatayo lang. 1v1 with a great one. At mukhang mamamatay dito. Kaso nawala dito yung Metamorph. Poyoyo delikado yung kanyang buhay. Mahabol ba? Pero nakuki. Yatoro. Grabe naman yun. Sobra. One sec lang. Na ipagkait pa sa kanya. Dive back pa kung sakali ito si Phoenix.
pampasap lang gana pero magpapapang A yun, Tis. Ah. Oh God, kasi, yun. Ano eh, parang mas nag-focus talaga dito itong Team Spirit dun sa Medusa. Although maganda naman, pero hindi nila napapansin si Pac dun sa may backline, pinapatay yung mga support and hindi rin siya mapigilan kasi ang sakit din ng damage niya. May isang gen kaya siya and Prince Knife, tawag tama dun. Na talagang ang sakit na para sa Lion, hindi niya mapigilan. At Phoenix, imagine mo yung Phoenix doon, nag-buyback pa siya. Although, ano siya, parang panalo sila sa Roshan. Pero, ang bilis na wala, sa team fight, ang bilis na wala, di ba? Parang hindi man lang agad tumagal. Kung nasipat na Bichi Gaming yun sa may Roshan. And nakasod kasi sila eh, nagpaparamdam sila kung mag-break yung sod nila. Kung na-break yun, alam nila na sa loob ng Roshan. Pero yung ginawa ng Team Spirit, dikit-dikit sila doon sa may Roshan eh. Parang nakasiksik sila sa dulo para hindi rin hindi sila mahalata. Oh, ito na. Kinukuha na nila yung outpost. Oh, ito. Pero ang daming ano ha, creep sa bottom ha. Oh. Yaman na rin kasi siguro kailangan ng Doom dito, mag-go scepter na lang din siya. Kasi kanina, di ba, tinank niya yung damage dito ng isang terror blade. Tinapang tingin niya eh, no? Oo, eh napakasal yun, daedalus yun eh. Yaman yes. Yun. Pero eto na, masakit din yan ha, pero gagamitin na yung Doom dito. Sunray, sustain, tingnan natin kung magiging enak ba, and mamamatay dito, walang metamorph. Pero meron siyang aganin, sa grit lang yan, Poyoyo, gagamitin ang kanyang ulti. And eto na yung tier. May ano yan, satanic yan, makagamit ba? Pero naging bato. Makakapag-satanic yung natin kumakapalo. Mamamatay dito yung Terrorblade. All Drop 11. Blast pop na kanyang refresher. Madudum. And hahanap pa sa iba. Grabe naman. Ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi ko na kapag namatay dito ang yung isang Terrorblade, wala nang magagawa. Itong Pink Spirit, pero wait, there's more. Hinahabol pa. Itong si Mira mukhang mamamatay din, pero hindi na din dediretsuhin dito ni Pac. Ayun nga sinasabi ko, kahit may AG siya, ang ganda ng ginawa dito ni Medusa, inunahan niya na ma-stone gaze. Kumbaga, inunahan niya. Parang tawag dito, sinown out niya agad yung mga nasa likod eh. Para hindi matulungan dito itong si Terrorblade. So that's it. Pero wait, masyadong lumalim. Si Doom, man. Sunray ko lang. Si Doom, masyadong malalim. Saling lamig. Pinapabawi pa. Pero grabe pa rin, di ba? Kagaya nga na sinabi ko sa'yo, sa late game talaga nagmamatter kung sino man alam. Pag na-Doom. Di ba grabe yung Doom dito? Wala talaga magagawa. Imagine, may AG. Pero sobrang saglit lang. Yes, tsaka ano, yun nga yung sabi ko na, uy, naku po, delegado pa dito, etong si Lion, and one more right here. Siya dito. At nabato ng cotton candy, kaso, makamatay, nadamay pa sa stun. Oo, tsaka ano, yun nga yun eh, 1v1 with the Great One na yung nangyayari din kanina eh. And Medusa, pwede siyang mag-divine, I think. Terrorblade lang kasi talaga mayaman sa side dito ng Team Spirit. And kapag hindi nila nasuportahan yung Terrorblade, mayayari pa rin siya sa Medusa. And ang ganda din ng follow-up na silence si Pac, eh, di ba? Hindi nakapag-pop dito ng Thunder. Mm-hmm. And talagang na-control nila. Na-silence siya, eh, no? Kala ko nga yung satanic pa, eh. Pag naipalo niya ng maigi, eh. Oo, kala ko mapapag niya yung satanic niya. 15k gold lead, tumaas kasi yung gold lead nila dito, gawa nga ng Doom. Sobrang yaman kanina pa. Mm-hmm. And yung ano din, Dark Willow, may item na rin. Ang dami niyang pang, ano dito, pang escape item, meron siyang Yules, meron siyang Dagger. So medyo bosset eh, no? No din. So, mukhang kailangan mo na mag-reset dito ng Bichi Gaming. Kailangan mo na nila magpa-cooldown ng Doom. At pwede silang gumaw. Pwedeng gawin nila na unahan nila bago high grounds dito. Itong Team Spirit. Kasi kapag naunahan nila, hindi makakapag-push, diba? Yung Team Spirit doon. And alam naman nila, dahil sakop din nila yung outpost, pwede nila mag-sod and lumaban dito sa may outpost. Mm-hmm. Pero ito na, smoke, 5-man smoke.
Reveal sa magpre-press. So, mas maganda kung magle-level 25 na itong si Pac. Kasi medyo lalawak na dito yung kanyang silence. Hmm. Ito na. Oh, nagpapabait lang si Pac, oh. Naging disadvantage pa yun, ano, no? Ah, pero kita mo, ha, fina-flow dito ng mga illusion ng Terror Blade yung top lane. So, mapapore sila na dumipensa and alam nila na nandun lang etong si Terror Blade. Inuunti-unti basagin yung towers nila. Ilo-ilo lang. Ilo-ilo lang, oh. Pinaunti-unti lang nila, oh. Oo, kahit pa paano. Sino yung position dito ng BG Gaming, oh. And maganda yan, napapareact nila na mag-back dito itong Vichy. Pero may DD sa bot lane, maispatan yan. Kaso, ah, kukuha si Pac. Pero may post ka. Naku, baka tubuan ka ng ugat dyan, ha? Kanina ka pa, medyo malayo yung Terror Blade. And, tignan natin kung paano ba ang plano nila. Ang talong 4 heroes ng BG nandito and mukhang mag-out na yata sila. Maispatan ba dito sila, si Lion nga? Ay, Poshka. Ay, friendship goals. Iba. Ay, hindi nakikita si Poshka. Ang gandang pag yun, ah. Huh? Friendship. Hindi pala siya kita doon. And at least, diba, napigilan nila na mag-push sa gitna itong Witchy Gaming while Medusa. Kanya na gagawin niya, maglalagay lang ng mga Manta style kasi Manta style sobrang baba na ng cooldown ng duration niya. And kita mo, naging effective kanina yung pag-frontline ni Poyoyo dahil na-zone out niya yung mga sa backline. So ngayon, mag-blink dagger siya. So pwede niyang gawin din mamaya na kapag nakapag-ulti siya, then mag-blink in siya. Dagger bigla, no? Diba, black dagger na lang and pwede niyang mas surprise dito itong Team Spirit. Pero, tingnan natin. Saka maganda rin yung swift link kasi mayroong additional damage plus attack speed, diba? Pero ito, smoke. Mukhang bakbakan talaga to sa Ace Hardware. Tignan natin kung sino ang unang makikita PYW. Oop! Pero makuunahan yata dito. Nakibat na sa MOA nina. And eto na, yung Terror Blade. Luma right click na. Kaso nakakomit na dito yung itlog. Buyback dito. Para sa Doom. And mukhang lalabang pa yata. Lalabang pa. Kaso, may ano pa yata siya eh. Yung may metamorph kasi ang ginamit na lang yata is yung aganims lang. I think ito, ah, medyo tumatagal pa. Tingin ko divine na talaga eh. Sa Medusa, no? Pero kasi pag nakuha ng PBN, it's over din para sa kanila. Yes. Yung 13k gold lead na yan, parehas pa rin yan. Yung game na yan, parang walang bearing yung 13k gold lead na yan kasi nakadepende pa rin talaga sa item dito ng dalawang carry nyo. Parehas kasi sila masakit. Ay, live ko. Yun. Kala ko. Ay. Yan. Kala ko nawala. Pero, tingnan natin. Pero may push ka. Malikot ko maglaro. Ka, ano, si Lion kasi, ang ginagawa niya, lagi lang sila mag-aantay dito. Dahil, especially na yan, Pac, mag-split push talaga. And pwede na lang hulihin. Merong iyon this, yes, pero may axe dito na pang follow-up, pero sama-sama technique, pakiramdaman lang itong both teams. Pero, although kahit 13k yung kalamangan ng Vichy Gaming, yung pressure nasa side pa rin ng Team Spirit, di ba? Yes. Yung ginagawang pag-push ng mga illusion ng TV, napaka-effective eh. Kasi na-force sila na mag-react dito itong Vichy Gaming, kailangan mag-dep, at hindi sila makapag-commit ng teamfight. Eh, sa teamfight, malakas dito itong Vichy Gaming dahil gawa ng meron silang Doom Snapper, may Pac, and Ate Moros, ni Medusa. Ab, mukhang sila naman yung hindi makakaano. Oo, oh, tingnan natin kung magiging disadvantage talaga. Kapag natalo sa class ng BG. Pero wait lang, alam yung yata. Damage, yung. Na-scan sila, na-scan na. Ang Alpha Mark, tingnan natin. Ang Tagalog movies nga, hindi nila nga patay agad. Pero hindi na yata abot. And may para pressure pa. AG6 sa pressure. Tukoy. Pwede rin. Tukoy lagay. Kaso pili ko, aantayin pa nila itong mag-expire. Pero may first 20 kills tayo, di ba? Oo.
Imagine mo, sa sobrang ingat ng both teams natin, 19 and 19 pa lang yung score natin. So, parang dikit talaga at hindi mo masasabi na kahit 12 kayong lamang ng Bichi Gaming, is lamang sila. Di ba? Ano bang Boots of Travel Axe? Pwede siyang, tingin ko ano eh. Pwede sila mag Lotus Orb. Lotus Orb, Shiba, pwede. Ma, Lotus Orb, kailangan nila Lotus Orb para sa Doom? Yes, at saka ano, yung din kasing Curse Crown, once na sa kanila, sa ano mapap yun, sa Dark Willow. Oo. Medyo mababoset. And, meron kasing pinalaki yung, ano niya eh, yung Rageus ng ano. Instead. Pero wait lang. Sa top lane dito, gumagawa lang ng Himala yung illusion. Ang ano pa rin kasi dito, yun lang. Kinukulit lang sila ng kinukulit dito na Terror Blade na unti-unti basagin dito yung creepwood nila. And walang magawa yung BT Gaming kasi hindi rin sila makapag-commit ng team fight eh. Eto na naman yung pangungulit ng illusion, yung control ng Terror Blade. Meron na naman sa taas, hindi nila mapigilan. Oo, pero yun na nga. Mapipilito you know, na mag-mid dito. Bilis ng cooldown. Eh, Lotus Orb na si Axe, narinig tayo. Ay. Kasi kailangan yun eh, pag-apronta niya, kailangan ng Lotus Orb din siya para hindi din siya na ma-doom or what. Kahit mga Shiba rin, parang pampakunat. Ay, may ispatan dito si Poyoyo. Kitang-kita ka sa CCTV camera. Poyoyo? At nakarinig ako ng BKB. Mawala na i-BBK na. Old 11, meron siyang Aeon Beach. At mukhang mag-disc lang sila dito. Pero foil gagamitin. At ang mainit na likido, Mirama, papap niya dito. Yung kanyang itlog, Yatoro. And 2 months Berserker Call. Tatayo na dito si Yatoro. Tingnan natin, buyback para dito sa Phoenix. Tatakbo ba o lalaban? Yatoro, delikado ang kanyang buhay dito. First card gagamitin. At sumabi ko sa mga plantita. At so meron siyang Satanic para lang matibak. High grounds na yan, kaya ba nila patayin to? Pero may glimmer and may flicker siya. Easy out sa may flicker. And nag-buyback na dito itong Smurfs. At mukhang... ano, galit na yung VG Gaming, ha? Talagang... Hindi, pwede mag-reset yung VG Gaming. Wala siyang mana. Wala siyang mana dito, ha? And may Fire Spirit, yes, tama, flicker lang para ma-dispel dito itong Fire Spirit, hindi hadlang, para makapag-hit siya ng matiwasay, Aegis, na ano na, itong Rocks na basag na, at Medusa, wala siyang pake, kahit wala siyang mana. At eto ng Terrorize, uuwi kayo sa bahay niyo, pero nakawala okay, dito, na and tumalun. Na dito yung Medusa, meron pang agent ay bakit yung Mars? Mars pa utang and mukhang mamamatay rin dito yung Pink Bet yun lang ako po wala yun na yun yata lang. At maganda sana yung ano din Dream Coil eh and na doom din dito ni ano ni doom si Terror Blade at tingin ko wala din kasi makapag follow up tatlo sino magupron pa si Mars yes pwede maging maalay na lang siya pag tumalun yan Mars utang, di ba? Pero nirerectay nice na ni Poyoyo, wala na patumpik-tumpik pa alam niya na walang meta available dito itong si Yatoro. Yes, at eto na tingnan natin kung anong gagawin ng Terror Blade dito. Ah, ay! Tamang dagger in lang, masakit na rin kasi yan, pero eto na metamorphosis. Gagamitin na humingi to hito Poyoyo yung mapapapalit sa kanya. Agad walang mana. Oh, si Lebe, napakatawa pero nabarandal dito. Yatoro may curse crown. Tingnan natin kung ano gagawin, pero Repressure Orb, gagamitin niya. Daya? Mars pa utang dito. Ang daya na matikin pa, lipat-lipat. Kung tambay ka napupunta, pero madedebap yan. Nang Satanic, kaso importante yung Satanic mo, iksa, laban sa lima, walang malakas na GG. Zero sa lima. Today. Yun nga, nadali pa sila sa late game dito. Kala ko nga na makakapalag ko. Pero kasi as usual, kung isa lang yung mayaman sa side ng Team Spirit, wala din silang magiging sagot sa tatlong core ng BC Gaming and may pang shutdown sila, may pang hold sila, ang lakas sila sa teamfight dito and simula sa wildcard ngayon nambubugbog na dito sa ating group stage yung BC Gaming. Grabe diba? Yung grind nila, imagine
From a wild card, tapos ngayon sa group stage, medyo namamayagpag sila. Pero yung game na to, hindi naman ganun ka one-sided. Kasi kita naman natin na nung una, lamang talaga dito yung Team Spirit. And knowing Beachy Gaming, halos lahat ng game nila, ang nangyayari, nakakambak lang nila. Then, yun, pag nakakambak sila, bigla nila agad natatapos. Oo, ang galing nga eh. Yung control kasi dito ng Beachy Gaming, ano eh, ang ganda ng control nila palagi. Kahit na binoboset sila ng Team Spirit sa mga illusion, yung puck, yung sumasagot lagi na magde-dep kayo basta sama-sama technique lang dito at ang Beachy Gaming. Then wala rin kasi farm talaga yung Mars and Axe. 'Di ba? Kumpara naman sa Doom, kahit yung Doom wala siya masyadong hindi siya ganung sobra kayaman, isang Doom niya lang okay na eh, 'di ba? Yes. May pang-follow up din ng Beachy Gaming, yung more to more cases. Gaya ng sinabi ko nga sa iyo na pag na-Doom nga talaga yung isang Terror na, Blade. Yes, wala na talaga magagawa eh. And may follow up pa ng Coil plus the Terrorize, talagang mahihirapan sila. Pero wait lang, magbe-bet muna tayo. Bago tayo mag-proceed sa ating game number 2, saan na tayo? Yes. Team Spirit. Beachy Gaming. Baba yun. Pero kaya ng Team Spirit yan, Gagi. Oh, sige, one. Yolo ka na. Yan, guys. Game to winner. 500, ayan. 500. 500. 500. Yes. Yung ano, rune. Wala bang ganun? May rune-rune. 100 lang sa... Okay, pero yun na nga guys, that's it para sa ating game number 1. And syempre, shout out sa ating mga sponsor, SteelSeries, The Armory, Enerbon Active, and Predator. So kami magkakaroon muna ng short break. My name is Joby. And I'm Shola, we'll be right back para sa game number 2. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, pwede ako! Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan. 6 a.m. pa lang. Feeling 6 p.m. na ako. But since a friend told me to try Enervon Active, I really feel the difference. Now, I wake up active. Because it's more than multivitamins. It's got ginseng and royal jelly too. Feel the difference. Wake up active. Enervon Active. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Yun mga sinasabi ko. Wag mo, hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yes! Eh, kung sinamahan mo na lang siya dun. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi ma-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. May sa amin, no? Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Merong lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, diba? Iba-iba ang mga lalaki, guys. So, huwag niyong i-generalize. Huwag mong habulin ang hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang. Masasaktan ka lang, di ba? Hayaan mong ang pag-ibig ang humanap sa'yo. Yes! Pero hihingi talaga ako ng payo sa kanila kung paano ko matutulungan yung tropa ko. Di ba? Isipin mo ba lang kung gano'ng kamahal, ka-concern yung mga kaibigan mo. Siguro nga, ang kailangan lang dito, siyempre, communication is the key, tama. Kung kausapin nyo, pwedeng, kayo nang bahala kung ano, kung sa gusto mo sa inuman. Mga sir, baka naman, mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99 pesos lang. Magkakaroon kayo ng stickers, saka may chance kayo manalo nito. Plus, may chance ka pang makasali rito.
Kung paano, punta ka lang sa page at pindutin mo to. At sa mga ninong natin dyan, pwede na kayo mag-gift ng sub sa mga tropa nating nanonood din. Pindutin nyo lang yung sub icon sa baba habang nanonood kayo. Automatic na na mabibigyan ng ating viewers ng subscription. Oo nga pala, sa mga team YouTube natin dyan, meron din tayong membership. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube. Oh, balik na tayo sa Facebook. Support na mga sir. Napakadali lang, 99 pesos lang, mag-subscribe na. Who discovered aeroplane? Ano? Aerosmith! Magbigay ng klase ng kape. Oh, yun yung tagad ko, bala ko. O kopi ko. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Ohayo, Dota viewers. This is Annie Major. On the grandest stage of them all, we have the best teams from each region competing for fun, glory, and a solid batch of DPC points. But what is DPC? Dota Pro Circuit is a series of leagues and tournaments that can simply be called the Road to the International. First of all, we got six regional DPC leagues. Each league is divided into two divisions. Teams from the lower division are trying to climb their way to the upper division, while teams from the upper division are going through weeks of matches to advance to the major. Third and fourth places from the following regional leagues, China, Southeast Asia, Western Europe, and Europe, will compete in round robin, best of two for the last two slots in the major group stage. That's what we call a wild card. Top two team from each region go to the group stage, where they're gonna brawl in round robin best of two format to advance to the playoffs. Top one team from each region comes direct.
Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Come back active, powered by Enervon Active. Unilab yan. 6 a.m. pa lang. Feeling 6 p.m. na ako. But since a friend told me to try Enervon Active, I really feel the difference. Now, I wake up active. Because it's more than multivitamins. It's got ginseng and royal jelly too. Feel the difference. Wake up active. Enervon Active. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Yun na nga sinasabi ko, hindi mo kailangan maging yung taong bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yes. Eh kung sinamahan mo na lang siya dun. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi ma-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. Sa amin, no? Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Merong lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, diba? Iba-iba ang mga lalaki, guys, so huwag nyong i-generalize. Huwag mong habulin ang hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang, masasaktan ka lang, diba? Hayaan mong ang pag-ibig ang humanap sa'yo. Yeah! Pero hihingi talaga ako ng payo sa kanila kung paano ko matutulungan yung tropa ko. Diba, isipin mo pa lang kung gaano ka kamahal, ka-concern yung mga kaibigan mo. Siguro nga, ang kailangan lang dito, siyempre, communication is the key, tama. Kung kausapin nyo, pwedeng, kayo nang bahala kung ano, kung sa gusto mo sa inuman. Mga sir, baka naman. Mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99 pesos lang. Magkakaroon kayo ng stickers. Saka may chance kayo manalo nito. Plus, may chance ka pang makasali rito. Kung paano, punta ka lang sa page at pindutin mo to. At sa mga ninong natin dyan, pwede na kayo mag-gift ng sub sa mga tropa nating nanonood din. Pindutin nyo lang yung sub icon sa baba habang nanonood kayo. Automatic na mabibigyan ng ating viewers ng subscription. Oo nga pala, sa mga team YouTube natin dyan, meron din tayong membership. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube. Oh, balik na tayo sa Facebook. Support na mga sir. Napakadali lang. 99 pesos lang. Mag-subscribe na. Who discovered aeroplane? Asano? Aerospeed! Magbigayin. Ng klase, ng kape. Ayun, ito ka, bala ko. O, kopi ko. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop. 5 seconds remain. Radiance turn to ban. Seconds remain. Dire's turn to ban. Radiant's turn to ban. Dire must choose.
choose. Radiant's turn to pick. League's assassin. Seconds. 5 seconds remain. Radiant's turn. Dire's turn. Death Prophet. Tiny. Ten seconds. 5 seconds. Templar Assassin.